COVID-19 variant na unang natuklasan sa South Africa, nakapasok na rin sa bansa ayon sa Department of Health. Pagpigil sa paggalat ng naturang variant, prioridad ng ahensya. Instead that your antibodies will be working for you against a specific disease, hindi niya magagawa yon because of the effect of this variant. Kaya sinasabi nila na makakabawas sa efficacy ng isang bakuna because naapektuhan nga nitong mekanismo para mag-produce ng antibodies. Higit 750 frontliners at ilang opisyal nabakunahan sa unang araw ng COVID-19 vaccine rollout. 20 sa mga vaccinee nakaranas umano ng mild side effects matapos tumanggap ng bakuna. Masakit po yung braso nila pagka-injection pa nila. Meron pong isa na nag-experience ng pangangati or rashes. Meron pong isa na naka-experience ng masakit ang kanyang ulo pagkatapos. Yung isa po ay naka-experience ng parang naduduwal. And yung iba po ay naka-experience ng pagtaas ng presyon. Lahat po sila ay na-monitor. Lahat po sila were managed accordingly. At lahat po sila ay umuwi. Wala pong inadmit sa ospital. Budol money na nakuha sa van ng PDEA at iba pang ebidensya kaugnay ng nangyaring mis-encounter sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na i-turn over na sa NBI. Mga baril at cellphone na ginamit ang PNP at PDEA agents na sangkot sa insidente. Isa sa ilalim sa digital at forensic examinations. Saan nakuha sa crime scene yung empty shells? Sino nakatama kanino? Anong baril nakatama kanino kung may nakuhang slug doon sa katawan ng tao? So malalaman natin na more or less, tinitingnan din namin yung relative position ng shooter to the target at the approximate distance. PDEA Director General Wilkins Villanueva handa naman umanong umalis sa pwesto kapag napatunayang nagbenta ng ilegal na droga ang tauhan niyang sangkot sa barilan sa Commonwealth Avenue. Huwag na tayong magsalita nang walang ebidensya. Kasi hearsay lang yan. Magsalita ka kung may makikita kang ebidensya na nandyan. CCTV ang patunay. Maghanap, magpalabas sila ng CCTV na nagbentahan ang PDEA at ang polis. Magre-resign ako. Right now. Magpalabas kayo ng ebidensya na CCTV na nagbenta ang PDEA at kayo ang bumili. Dung kaso na yun. I will resign immediately. Operasyon ng bagong telecommunications company sa bansa magsisimula na sa March 8. Pilot operations, isa sa gawa sa mga lungsod ng Cebu at Davao. Ang decision talaga na magsimula po sa Mindanao kasi yung roots po ng dito ay Mindanao talaga. If you will recall, Sec Martin, ang original na pangalan po ng dito is Mindanao Islamic Telephone Company. At ang purpose po ng initial franchise ng dito was to serve the underserved in Mindanao. Kaya naisip po namin na maganda ang unang commercial rollout po natin. Hindi po sa Manila, kundi po sa Mindanao, specifically sa Davao, at sa Visayas na rin po, specifically sa Davao. Estados Unidos walang balak magbahagi ng supply ng COVID-19 vaccines nito sa Mexico. But our focus is on his focus, the administration's focus is on ensuring that every American is vaccinated. And once we accomplish that objective, we're happy to discuss further steps beyond that.